Hi po, mga ka-lovelies ko dyan. Oh, ano lang, na-intriga lang ako sa... Na-intriga ako sa TikTok ni Inday Sara. Sabi ko naman sa inyo, pag si Inday Sara na ang magawa ng ano, magawa ng either social media. Ano, number one influencer yan. Oh, ang ating pag-usapan niya, VP Sara, Duterte, nagsalita na. Pero hindi, ay ang dami namang sinasalita na ni VP Sara, pero hindi yung pagsalita tungkol sa gusto natin. Alam nyo naman kung ano ang gusto natin, di ba? Ang gusto po natin, mapatalsik ang PBBM. Ang gusto po natin na mag-uwi na lang yan si PBBM sa kaniyang bahay at doon magmuni-muni. PBBM, ipawaya mo na kay VP Sara ang aming bansa. Kasi ikaw naman ay binigyan na ng tsansa sa halos 2 taon na parang sakit ng dibdib ang binigay mo sa Pilipino. In fairness, meron kang mga tao na napasaya, naging milyonaryo. Kaya lang mga milyonaryo na sila, ang mga Pinoy na mga pobre na natiling pobre. Anyway, oh, sabi ni VP Sara. Ah, hindi, VP Sara nagsalita na. Tingnan natin ha, anong sabi ni VP Sara. Alam ko, marami sa inyo nakakita na nitong TikTok na ito. Gusto ko lang ulitin kasi kasi nasayahan ako. Alam mo, okay, I want you to watch this, okay? This is just 2 days ago. 2 days ago lang ito. So ano sa tingin nyo? Ginamos. Hindi ko alam sa Tagalog, ginamos. Ginamos. Ewan ko anong tawag. Pero ewan ko kung may Tagalog ba ang ginamos. Ayan, bagoong. Alam natin, bagoong. Then? Silang mga Paris na sa mangga. Yan daw dalawa, yung ginamos at saka yung bagoong, pares daw sila para sa mangga. Mangga. Hello, Pinoy farmer. Sabalo mo, Monsay. Ah, tanong si VP Sara. Another name para sa mangga. What is the other name of mangga daw? Bansa man. Ano daw? Ang tawag na niya? Mangga gamit. Okay. Mangga gamit. So, si VP Sara nagpasaring na. And she used the word mangga gamit. Oh, sino ba naman ang hindi, kahit bubo ka, maintindihan mo kung anong mangga gamit, di ba? Maraming meaning ang magagamit. Of course, kung Englishin mo yan, user. Dalawa lang naman ang ano. User, ginagamit siya, or user ng shabu, or marijuana, or cocaine. So, alin doon? Pero kasi, nagbigay kasi siya ng dalawa. Sabi niya, itong dalawa ay kaparis ng mangga. Which is, ito yung daw dalawa, ginamos at saka yung bagoong, pares daw ng mangga, which is manggagamit. So, 2 people. Kung mag-people tayo, 2 tao ang manggagamit. Sino? Well, ayan, alam mo naman si VP Sara, ano yan eh, parang Jesus Christ, magbigay ng parables. Alam mo yun, yung bang hindi diretsong mag-answer, magbigay lang ng mga parables. At saka ang mga tao na, hayaan lang niya kung anong isipin ng mga tao. Basta siya, nagbigay na siya ng ano niya. Diba? O sabi ni Pinoy Farmer, simpleng buhay lang ang mga Dutertes, nakatapak palagi sa lupa. Correct! Diba? Oh. Teka ha, tingnan natin na anong reaction niya kung ipatalsik daw siya sa trabaho. Kung ano man yung desisyon ni Pangulong Duterte ay buo ang suporta
na ng pamilya sa kanya. Just like ako, ano man yung mga desisyon namin ng mga anak regarding sa Pilipinas, ako yung din support ng pamilya sa amin. Ganun din ang support namin sa desisyon ni Pangulo. Okay. So, anong tanong? Ang tanong dito was, ang anong reaction ni VP Sara nung sinabi ni PRRD na this was last year, November. Kung patalsikin daw siya sa pwesto dahil nga, di ba sabi ng ano, na i-impeach siya. Kung patalsikin daw siya, anong, ano daw ang masasabi niya tungkol sa sinabi ni PRRD na tatakbo siya sa pwesto. Kaya sabi ni VP Sara, well, supportahan namin siya. Alam mo, ang makikita mo lang kasi dito, marami siyang ano ah, marami siyang, ito, this was March. March 11, I think. Patingnan niyo si, ano ha, Lisa Marcos. Lisa Marcos, tingnan mo. Oh, Lisa Marcos. Ah. Anuin ko lang muna kasi ba, mayroon pala itong mga ano? Mayroon pala itong mga music? Baka ano na naman ako, copyright na naman ako sa YouTube. Ito palang TikTok ay maraming mga music. Pero anyway, bahala na si YouTube kung mag-ano siya. Ang masasabi ko lang is yung tungkol sa kay Sara Duterte. Anong sabi niya? VP Sara Duterte, nagsalita na. Oh, ano sa tingin nyo? Manggagamit daw. Sino ang mga manggagamit sa buhay niya? Ang iba nagsabi na maybe si Aimee Marcos? Eh, ako naman hindi. Hindi feeling ko hindi naman si Aimee Marcos. Kasi on the first place, nakita ko naman si Aimee Marcos. Maybe the intention of Aimee Marcos is actually, I can't find it. May para sa akin, spy siya, yes. Pero I think ang intention ni Aimee Marcos is really to ang babae naman kasi isa lang naman kasi ang ano natin yung pamilya, iangat ang pangalan mo, yan lang naman talaga. Alam ko si Mike Aimee Marcos ay gusto talaga niya maiangat balik in good faith ang pamilya, ang pangalang Marcos. Yun nga lang, eh, hindi man siya ang asawa. So feeling ko hindi si Aimee Marcos ang ano. Hindi si Aimee Marcos ang ano, tawag nito. Hindi siya. Ang feeling ko, I see, sino ang dalawa? Kasi dalawa yun eh. Dalawa ang tinutukoy ni VP Sara. Ginamos at saka... Ginamos at saka yung ano? Yung bagoong. O, dalawa. Dalawa yan. Bagoong at saka, oh yan, bagoong at saka ginamos. Si Baby Bangag, manggagamit. Good morning. Good morning, Jane. Good morning, Alchi. Oh, dito sa amin, mangga at mani. Mangga, gamit at mani, ningil. Yan sabi ni Pinoy. Oh, ito naman ang sabi ni VP Sara. Dalawa. Bagoong. Oh. Yang dalawa daw. Yung dalawa daw. Paris na sa mangga. Oh. Oh, yung dalawa daw. Nana. Oh. Then they are manggagamit. So feeling ko, hindi ko iano si Aimee Marcos. Ang maano ko talaga ay si ano? Si, tawag nito, mga manggagamit. Para sa akin. Ewan ko kasi, ayoko naman na maglagay ng ano, ayaw ko na maglagay ng words sa mouth ni VP Sara, no? Pero sa akin talaga, naintindihan niya na may mga taong gumagamit sa kanya. Ayaw ko lang mag-speculate na si BBM, si Liza, si Tambaluslos. Para sa akin, enough na po na nakita ko yun at naintindihan niya na ginagamit siya. Ewan ko kung sino, pero alam naman natin lahat na ginagamit siya. Pero at least alam natin na siya ay aware of it, you know? She's aware of it. Pero again, ibalik natin ha, hindi po pwede na mag-take over si Ma'am VP Sara ngayon. Hindi pwede mag-take over si Ma'am VP Sara ngayon.
siya po ay pwedeng mag-take over according to Attorney Harry Roque, July 1. Bakit? Kailangan kasi na si Vangag maka 2 years and 1 day. Dapat siya maka 2 years para si Inday Sara, kung mag-take over man siya, it will be less than 4 years. 399 days para maka-re-election si Ma'am Sara next presidential, para makatakbo pa siya ng presidency. Kasi kung mag-take over po si Ma'am Sara ngayon na, ang mga tao ay galit-galit na, marami ng tao talaga dyan ang galit na, kung mag-take over po si Ma'am Sara ngayon, then she will have 4 years more, 4 years and 2 months, hindi na siya pwedeng makatakbo ng re-election pagka-presidente. Kaya kayo dyan, kaya nga ang Maisog rally, marami siyang rally. Nag-start na sila pa iba't ibang ano. Yun nga sabi ni Coach Oli, kanina nakita ko, ano, ewan ko, basta merong April 27 yata. Pero ang problema nga daw, mga mayor ay hindi mag-approve ng permit. Takot pala daw talaga silang mag-approve ng permit. Ikaw ba naman ay tanggalin sa trabaho? Tingnan mo si North Davao na governor. Tingnan mo, inaprubahan niya ang ano, tanggal agad siya. Ganyan na kayo dyan sa Pilipinas, tanggal agad sa trabaho, sa posisyon niyo. On the first place, ang posisyon niyo ay hindi binigay ng presidente. Ang posisyon niyo po ay binigay sa mga tao, bigay ng mga tao, mandato ng mga tao. Kaya very unconstitutional ang ginagawa nila. Kaya lang, sino ang magpapatalsik sa kanila? The only people na magpapatalsik ng isang halal. Oh, may tumatawag. Yun. Sa isang halal is ang ano, impeachment. 'Di ba? Impeachment. Ya, sino mag-impeach, 'di ba? Ang Congress. O sino ang Congress? Si Pinsan, si Tambaluslos. O ayan, Tambaluslos at Bangag Marcos, palagay ko, sabi ni Jane. Tingnan mo kung sinong manggagamit. In fairness to PBBM, makita mo naman ang mga ano. Kaya lang, meron kasing ano, meron mga sound. Iyan mo ko ha, out ka muna, be. Ayun. Tingnan mo ha, meron akong inano, piniprepare ng mga ano, I-mute ko na lang. Yan pala, sige. Ayun, yan ako na lang ha, para makita nyo ang reaction ni ano. Oh, ito ha, this is 3 days ago. Yung papunta si PBBM sa US. O, tingnan mo, umalis agad si BP Sara. Hi, Raul. Kumusta po, Raul? O, mag-military junta na tayo? Wag muna, July 1 after. O, diha, tingnan mo ha. Diba, basta nakita mo, na pagkatapos, o, tingnan mo si BP Sara. O, umalis agad siya. O, ayun, alis na siya agad. Dead ma. Eh, bakit ka naman maghintay? Alam mo yun? Bakit mo hintayin yan? Eh, asan yun si ano? Ito talaga, oh. Ito talaga. No? Tingnan mo si Lisa. Yan talaga, no? Oh, Lisa. Oh, nagkamay kay ano, kay kanisino yan. Pero hindi siya nagkamay kay VP. Ganyan lang ang life, oh. Just check. Uy, alam mo naman kami mga Bisaya. Kami mga Bisaya po, walang pake. Oh, ito pa. Ah, ito yun, yung umalis si ano. Tingnan mo si ano ha, Lisa ha. Winala ko na lang ang ano, mga audio. Yan, Lisa oh, alis agad. Uy, Ma'am Lisa, maglakad ka naman ng maganda, Ma'am Lisa. Ano ba yan? Wala mang ka class-class. Ay, sabi mo pa naman, you're a New Yorker. Charot ka naman dyan. New Yorker ka dyan. Hindi ka nga marunong maglakad ng pa-New York. Oh, di ba? Oh. Ikaw talaga, Ma'am Lisa, ha? Oh.
Mga dati yan. Uy, sige go, Pinoy Harp Farmer. Duty ka muna. Harvest ka ng mais. Ang ganda. May mga mais ka. Buti ka pa. Ang iba, wala na. Okay. So again, ito po ang nag-viral na VP Sara ha, kumain ng ginamos at saka bagoong. So ngayon, pag-usapan natin. Sa tingin nyo, sino po? Tingnan natin ano ang mga answer nyo ha. Sabi ni Jane, pasayaw-sayaw sila, bastos na rin yung bangag. Oo nga eh. Sabi ni ano ha, ayan si ano, oh, buti, ayun lang, ayun ko. Buti pa to si farmer, oh, mag-harvest daw siya muna ng ano, ng mais. Buti ka pa sir, meron ka ng mais, ready ka na. Oh, sabi ni Raul, totoo naman yan. Uy, sabi ni Raul, pinaka-unprofessional na first lady. Totoo yan. O, punta-punta sa ibang bansa, hindi man lang makapunta dito sa Bukidnon. O, yun, duty muna ako, and then pasayo-sayo sila. Bastos na din si Bangag. Alam mo, matotoo yan. Mga good morning, nakinig lamang ako. Uy, salamat, wagas forever. All it makes sense, kaya pala hinihintay nila ang July. Totoo yan, ako, sa tingin ni Jane, ang dalawang manggagamit, si Tambaluslos at si Kasibangag. Sino sa tingin nyo? Ayan. Tingnan natin na ba ha? Ako naman, feeling ko, manggagamit. Alam mo, sa politiko po, marami po ang manggagamit. Lahat dyan manggagamit. Kung sino, di ba pa jump lang yan sila. Pero nagustuhan ko lang kay VP Sara. Alam mo, hindi naman siya, may alam niya, kaya lang, hindi siya muna pwede talagang magsalita. Hindi siya pwedeng magsalita ngayon. Not until after July 1. So tayo, ano lang tayo, tiis-tiis na lang muna tayo hanggang, ano ngayon, May, June. Do, dalawang buwan at saka half pa. Oh, ang problema, anong sabi ni Alchi? Ang problema, madam, 80%. Ayun, tama ka dyan. Yan pala. Totoo din yan. Oh, sabi ni ano ha? Sabi ni Ma'am Trixie, attorney, 80% na ng budget sa Pilipinas ay nagasta na. So, kung si VP Sara mag-take over sa July, wala na. Walang pera si VP Inday. Pero alam mo, in fairness to VP Inday, ano man siya, ang tawag niyan, madiskarte. So I still believe in her na kahit walang pera ang kung wala man siyang wala man siyang budget na for the remaining of the year kasi ginasta na nila lahat. Feeling ko talaga totoo yan, Alchi. Gagastahin talaga nila lahat ng budget nila kasi may feeling talaga sila na mawala sa kanila ang pwesto. Kaya nga napakapal ng mukha na lang sila kasi they need to get their money. They need to get their ill-gotten wealth. Marcos really needs... Si Marcos, kung na-remember nyo, Marcos is the administrator of their wealth, of the ill-gotten wealth. Kailangan niyang makuha po yun. Saan po yun? Sa outside of the Philippines po yun. Kaya bilang isang presidente, immune ka sa lahat ng mga kaso mo. Kaya nga siya nakapasok ulit sa US. Kasi dati hindi yan siya pwede makapasok ng US without going to court. Eh ngayon, presidente man siya. So, ano na, tawag nito, immune siya. Hindi siya pwedeng dakpin, hindi siya pwedeng ipaano sa korte kasi siya ang current president. So, kaya siguro siya talaga, puppet ng Amerika. Yun po ang sabi ni Basti din. Kung alam niyo po, ang Amerika ay nag-manufacture ng mga weapons para sa war. Alam mo, kung walang war, hindi magkapera ang Amerika.
Kung may war, malaki po ang kita nila. Bakit? Sa kanila man kumukuha ng mga weaponry ang mga bansa na nagigiyera. E di sino ang may pera? Ang Amerika. Kaya nag-uudyok talaga yan sila ng giyera. Eh halimbawa, tayo ngayon, di ba kumukuha tayo ng mga weaponry sa Amerika? Oh, sabi ni ano, totoo ba to, Jane? Sabi ni Jane, 22 trip billion ang expenses, ang daming naghihirap. Ay, magbagoong na lang daw muna, sabi ni Alchi. Sabi ni Jane, yung pledges na yan, di yan totoo, mag-gira na tapos pledges. Yun ang, oh, at saka kung nakinig po kayo sa sinasabi na ni ano, sabi ni Baste, pag may gira po, enlist po, sabi ko na nga sa inyo, enlist ang mga kalalakinan, 18 and above. Kailangan kayo magpa-enlist, well, hindi kayo makano. Yun ang nangyayari sa Ukraine. The first week na nagkagera, maraming umiiyak, hindi sila pwedeng magsakay ng bus. Gustuhin man nilang sasakay sila ng bus, iano sila, ipatanggalin sa mga ano, mga National Guard, hindi sila pwedeng pasakayin ng bus. Ano talaga sila, whether you like it or not, you stay. Whether you hold a gun or not, you stay. Pag lalaki ka, ano, compulsory po. Pero pag babae ka, nasa sayo lang. Marami po ang babae na nagstay para magfight sa country. Pero pag lalaki, stay talaga. So yan. So ano sa tingin mo? Uy, meron palang base ang Cebu? Akala ko ang base ng militar is ano, on the sides lang ng mga ano. Meron pala. Sabi nga, ang una talagang girahin is ang mga may bases. Oh, ano sa tingin nyo si VP Sara? Kailan kaya magsasalita si VP Sara? Kailan sa tingin nyo? Kung natingnan nyo, si VP Sara na may nagsasalita naman siya palagi. Kaya lang, hindi nga yung answer na gusto natin. Ang gusto ko kasi na magsalita si VP Sara is yung mag-ano na siya, manawagan na siya ba? Manawagan siya na protect our constitution, protect the people, mga ganyan ba? Kaya lang, hindi pa siya magsalita. Hintay tayo ha, July 1. Pero again, meron daw ano, meron daw upcoming na rally, April 27. Hindi pa sure kasi tinitingnan pa kung bibigyan sila ng permit. Pag hindi, ayun, maghanap sila ng lugar kung saan mabigyan ng permit. Basta kayo dyan, hold on tight lang muna kayo. Kasi wala pa muna talagang mangyayari hanggat hindi mag July 1. Yun lang. Yan lang ako. Pag nagkagira ba, papakainin ni Bangag yung... Anong pakainin nga? Hindi nga tayo pinapakain ngayon, ma'am. Wala ngang bigas. Kahit man lang tag 30, 40. Sige na, BBM. Hindi na lang mag 20. Naintindihan namin. Pero at least man lang 30, 35, 40. You know, tingnan nyo yung gas nyo. Ang laki na ng ano ha. Natatawa nga ako sa gas nyo. Ang gas nyo, anong tawag nyo? Recall? Hindi, recall. Yung bang mag-back? Anong tawag nyan? Pero mag-increase siya, parang every month na yata mag-increase ha. Pero mag-ano siya, anong tawag niyan, yung magbalik ba? Kalimutan ko na, yung balik, mag-minus ng 50 cents, 40 cents, 30 cents. Pero mag-increase siya, more. Kaya hindi talaga, naku Lord, sabi ko nga sa inyo, paano nyo kaya pakainin ang pamilya nyo? Pag halimbawa, wala na talagang pera ang Pilipinas. Kung walang pera ang Pilipinas, pero in fairness sa Pilipinas, ang dami pong farmers. So, yan si Farmer Ray. Kung may lupa ka, makatanim ka man kasi maganda man ang lupa natin. Maganda din ang natin. Wala kayong four season. Dalawa lang ang season nyo, rainy and sunny. Which, makatanim kayo whole year round. Kami dito hindi. Makatanim lang kami 3 to 4 months. Oh, yan, rollback pala. Thank you, Jane. Oh, rollback. Diba? Anong sabi ni Gilbert? Mag-roll back kayo ng isang beses and then tumaas 3 beses. Anong sabi ni Gilbert Labrador? Mas gusto pa ng maghihirap ang lumaban sa hirap. Ano? Mas gusto pa ng mahihirap ang lumaban sa hirap ng buhay.
at sanay sila sa hirap kaysa lumaban sa hagupit ng giyera sa China. Malinaw na suicide yan, isang katangahan. Sino gusto ng sure suicidal? Nako, alam mo Gilbert, napakaganda ng punto mo. Totoo yan, no? Hindi ko yan naisip. Yes, I would, marami sa Pilipino, sanay na kasi tayo sa hirap. So we would rather fight poverty kaysa, kasi alam kasi natin na fighting poverty, we have a chance of survival kasi sanay na tayo. Alam po natin paano lumaban. Pwede naman kasi tayo kumakain ng isang beses sa isang araw. Pwede din naman kasi talaga tayo magtanim. Ilagay mo lang yung malunggay, tutubo na yan. Lagay mo lang ng alagbati dyan, tutubo na yan. Pero kahit wala kang rice, kung may corn ka, ang corn, ilagay mo lang yan sa front yard mo, tutubo yan. Ang problema, totoo yan, sa gira. Wala, sure ka suicide talaga. Nakita nyo yung nakita nyo yung missiles na pinaulan sa Iran? More than 100 yun ha? 300 to 500. Isang anuhan lang yun ha? Oh, si Marcos, nagbili ng missile, Brahmos missile, ilan? 32. Ay nako. Anyway, yan si Marcos nyo. Sige lang, dalawang buwan na lang. Dahilan dyan. Ay, nako. Totoo ka, Marites? Ewan ko. Sinong dapat sisihin daw pag nagagera? Alam mo, Ma Marites, hindi dapat i-question yan kung sino ang sisihin sa pagkagera. The leader. Yan lang po. Leader po. Sino po ang leader ngayon? Yun talaga. Nako. Totoo ba ito? Sabi ni Jerome, Ma'am, search niyo po ang employment rate sa Pinas. 96.5 ang mga tamad at umaasa sa 20% na bigas. 3.5 lang po, papaano yung nasabing naghihirap na ang Pinas? Ano? Ang mga tamad at umaasa sa 20 na bigas. 3.5 lang po. You'll see cloudy skies and can expect a high of 84 degrees Fahrenheit and a low of 70 degrees. Shh, be quiet. Sino yun si Alexa? Tamad at umaasa sa 20 pesos na bigas. 3.5 lang po. Paano yung nasabing naghihirap na ang Pinas? Ano-ano hindi kita naintindihan? Anong sabi mo na 96.5 ang mga tamad? Ako po ay sige, i-search ko yan. Pero hindi po ako sumasang-ayon na 96% ng Pilipino ay tamad. Hindi po ako naniniwala dyan. Pag sinabi mo siguro na 96.5% ang pobre, ang mahihirap, kahit anong gawin nila na taguyod sa pamilya nila ay mahirap talaga sila kasi wala ang mga oligarko, kinimkim na nila lahat ang pera ng bayan. Kalachuchi, Jerome, nasa papel lang yan, naramdaman ba ng taong bayan? Yan ang tanong ko. Kahit pa, at alam mo, hindi din ako naniniwala kung saan mo yan nakuha kasi alam mo naman na bayaran na ang media ngayon. Ayaw ko na nga magtingin ng frontline at saka nakita nyo na pinalabas na naman nila ang AI? Pinalabas na naman nila ang AI na si, sino yun? Si Cosim. Na, So, ibig sabihin, yun, totoo naman yan. Pwede ka na mag-ano ng boses mo, pag-ano mo. Pero ang nakita ko niyan is, pag lumabas na yung video, na pulveronic video, meron na silang reason, meron na silang dahilan na ispasinungalingan yon. Ang sasabihin lang nila is, hindi si PBBM yan, kasi AI yan, katangahan. Yan ang tawag na katangahan, you know? Ayan, totoo ito. Tingnan mo lang kasi sa totoo lang hindi ka po dapat magsabi na ang mga Pilipino ay tamad. Never po tayong tamad, eh. Hindi nga tayo umaasa sa gobyerno. Pero kung bibigyan tayo, maganda. Pag hindi, okay. Pero ang masasabi ko lang, ano po naman kasi ang magagawa nila kung walang-wala sila? Wala nga silang lupa na maiano kasi kinukuha na ng gobyerno, you know? Anyway,
Ito. Ito, hindi ko alam ito. Gilbert, German ambassador, dismayado sa gobyerno ng Pilipinas. Red carpet daw ang kailangan ng mga German investor at hindi red tape. Ayun. Sampal sa unlimited travel ni BBM at economic chacha ni Tambaluslos. Ayun. Red carpet daw, hindi red tape. Ayun talaga, hindi ba kayo nahihiya niyan, mga red tape? Anyway, tayo ay maghintay na lang po muna ng 2 months. 2 months and a half. Hintay, hintay na lang. Alam mo kayo mga trolls, lubos-lubusin nyo na po 2 months. Kasi after 2 months, pag wala na si BBB, wala na din kayong pera. Masasabi mo ba na ikaw ay tamad? Dahil isa ka din sa mga tao na maghihirap pag wala na si Tambaluslos at wala na si PBBM. So, masasabi mo ba na ikaw ay tamad? I don't think so. I'm pretty sure pag wala ka na, hindi ka na binayaran ni Tambaluslos o hindi ka na binabayaran ni PBBM, I'm pretty sure maghanap ka ng paraan para makakain ng pamilya mo. So, I don't believe na you are tamad. Kaya nga tinanggap mo yung pagiging troll, di ba? Tinanggap mo yung pagiging troll para may maipakain ka sa pamilya mo. Kung hindi mo yan tatanggapin, saan kayo kukuha ng pagkain? Kaya ngayon, maghanap na kayo ng paraan, after 2 months, alis na talaga yan si BBBM. Ang mga tao po ay, ang patience ng mga tao po, ganito. Nakita niyo po ang rally. Kung kayo po ay nagbulag-bulagan, nasa inyo lang yan. Pero nakita niyo po kung gaano nakarami. Iisang lugar lang yun ha. Ngayon hindi na po uso ang EDSA. Ngayon po ay social media. Kaya makikita nyo na hindi lang po talaga, hindi po yan mahirap patalsikin si Marcos. Kaya lang, naghintay lang po talaga tayo na pwede pang tumakbo si VP Sara. So, July 1. Ha? So, tingnan natin. Sabi ni Wagas, marami pa kasi mga Pilipino na hindi pa open-minded sa kung ano ang tamang paraan sa pamalakad ng gobyerno. Ang karamihan ay madaling maniniwala sa mga salita ni nagsasaliksik. Hindi sila nagsasaliksik. Alright. Saka kami maluwang sakahan, di namin kailangan bigas. Hindi pa ako maasa sa 20. Okay. Maganda naman, Jerome, at hindi ka umaasa sa 20 pesos na bigas. Marami naman hindi na umaasa sa 20 pesos na bigas. Alam naman nila na hindi na yan pwede. Imposible na yan. Sabi ko nga sa iyo, ang mga Pilipino po, kahit ngayon, sa mga ordinaryong mga Pilipino, hindi naman sila nagsasalita. Kasi wala man silang alam kung paano. You know, yung mga pobre ha, tayo lang naman ang may alam na magsalita ng ganito kasi tayo ang may access ng computer, tayo may access sa cellphone. Yung mga pobre po nating banay, hindi po, wala po silang magagawa kundi utang. Mangutang po sila. Mangutang, pupunta sa gobyerno kung nasa lugar sila ng ano, manghingi. AX o ano. Kasi available naman yan para sa kanila. Supposed to be, it should be for them. Tingnan mo anong ginagawa ng gobyerno natin. Bigyan ng 4,000 and then pirma. And then pagdating sa pintuan, kukunin ang 3,000. 1,000 na lang pala. Ayan, yan ang isa sa mga hindi ko naintindihan. Grabe talaga mga Pilipino. Oo, correct. Kinakasuhan po si Alvarez ng ano, sedition, incision, whatever. All the incision, ano yan, sedition ba yan? Yung bang mag-ano? Well, nakita ko naman anong sinasabi ni Alvarez. Ang sabi naman ni Alvarez doon is, hindi, sabi nga niya, sa payapang paraan. The moment you said payapang paraan, paano yan nag-insight to ano? Kasi ang mag-insight ka ng sedition is, tayo na, mag-alsa tayo laban sa gobyerno, ganyan. Pero si Alvarez, nung nag-ano siya, napakaano nun, nagsabi lang siya sa katotohanan na ito ang posibleng mangyayari kung tayo po ay magagira. Ang mga anak po, si kamuyo po, mga ina, ama, pupunta kayo sa gira. Sino ang mag-alaga ng mga maliit niyong, ano, hindi lang, ang mag-gobyerno, ano naman nila yan.
Nasa kanila lang yan. Bakit? Kasi dinidig lang nila ang sarili nilang hukay. As the day goes, marami silang ginagawa, marami din silang reason na mabubulok sila sa kulungan. Pero wala naman kasi mabubulok na kulungan ng mga opisyalis. Kaya I am really hoping na ang mga tao, ay sabi nga ng ano natin dyan, ang mga tao sana maging mature na sila, hindi na nila i-elect ang mga taong ito. Oh, kakasuhan pa lang, wala pang kaso. Pero alam mo na, magiging ano din yan, Teves. Sinabi nga ni Banatbay, Mati Teves ka rin. Baka Mati Teves ka rin. O sabi ni Alvarez, ako naman, I believe, nire-respeto ko ang mga opinion nila, lalo na si Rimulya. Well, bahala na sila. Basta ako maghintay ng 2 months. 2 months. Titingnan ko talaga ang 2 months. Sino pa yan? Ano pa? Kalachuche. Okay, ma'am. Ah, okay. Ako naman ay nagba-vlog lang dahil hindi ko na masikmura. Ako hindi vlogger po. Ako po ay isang guro. At ako din po ay sideline, nagluluto ng donut. Kaya lang nagbo-vlog po ako kasi hindi ko na po masikmura. Masikmura ang ginagawa ng ating gobyerno sa Pilipinas. Alam mo ang pamilya ko po ay malaki kaya ang natanggap nila. Dahil bumoboto sila kay P Baby M. O tingnan ngayon kung sino ang nagdusa. Yun lang. Well, sana po hindi mangyayari yung 2 months. Sana nga ngayon na eh. Kaya lang hindi pa pwede. Well, sige nga, pustahan tayo, Jerome. O magkano ang ipusta mo? Sige nga. Ay, wag lang pera kasi hindi man ako mayaman. Wag lang pera, anong ipusta mo, Jerome? Sige nga, be. Hindi pwede kaluluwa din kasi hindi atin yan. Anong ipusta mo, Jerome? Sige nga, be. Anong pwede mong ipusta na hindi pera at hindi kaluluwa? Anong pwede mong maipusta? Teacher po pala kayo, bakit kayo di magturo ng tama? Ay, naku. Yan po ang sinasabi natin na demokrasya. Jerome, demokrasya lang. Democracy means ang hindi tayo pwedeng magkapareho ng utak. Ang iba talagang utak, ang masasabi ko ay may utak na bobo, may utak din na normal lang, may utak na napaka smart. Ako na may hindi smart. So nasa nasa gitna. Pero may mga utak talaga na bobo. So I am hoping na ikaw ay hindi ganyan, okay? I am still giving you a benefit of the doubt. Na sana hindi ikaw isa sa mga bobo na tao. Sana marunong kang mag-isip at marunong kang magtingin sa mga nangyayari dyan sa Pilipinas. Kasi ikaw ang nandyan eh. Dapat ikaw mas nakita mo kung ikaw nandyan ha. Dapat mas ikaw nakikita mo talaga. Ang lumabas ka, punta ka. Huwag kang pumunta sa SM, huwag kang pumunta dyan sa mga mall nyo. Pumunta ka sa Divisoria, pumunta ka sa Baclaran, pumunta ka sa kahit saan, kung saan may mga ordinaryong tao. Tingnan natin po kung hindi ba masasakit ang dibdib mo. Makakatawa naman ikaw, Jerome. Ikaw, Jerome, ha? Yun po, Jerome. Buti pa ako, pag ako'y nanalo, ako manalo. 2 months ha, after 2 months ha, ako ang mano sa'yo. After 2 months, pag halimbawa, maalis na yung ang ipapagawa ko sa'yo, punta ka talaga sa labas, mag-video ka na pumunta ka doon, at makita mo talaga kung ilang tao ang ang naghihirap. Punta ka nga dyan sa lansangan ba yan? Punta ka doon. And then, ipakita ko sa'yo kung gaano nakahirap ang Pilipinas. Ayun, inciting to sedition. Tama yan, Amboy. Amboy Rally. Yan. Amboy Wally, inciting to sedition. Jerome, wrong spelling ka pa sa research mo. You know.
Yan ang pustahan natin, Jerome. Pag ikaw po ay nanalo, ako din po ang mag ano, ako din po ang magpakita sa iyo kung mapakita ko sa iyo kung sino-sino sa aming pamilya doon sa Pilipinas ang naghirap. Pakita ko sa iyo kung gaano nakahirap ang Pilipinas. Kung hindi mo yan nakita ngayon, I think you need to wake up. Kung hindi mo nakita yan ngayon, you need to wake up. You need to get out of your comfort zone. You need to get out sa maganda mong bahay, sa maganda mong sasakyan. Punta ka sa labas. Punta ka po. Tingnan, punta ka sa Boracay. Maganda ang Boracay eh. Punta ka sa Boracay. Tingnan mo yung mga ita doon. Bakit kinukuha pa yung munti nilang lupa na binigay ni Tatay Digong sa kanila? Binigay yun ni Tatay Digong dahil sa kanila yun, sa kununuan nila. Kahit maliit, kahit 30, 35 square meters, kahit 40 square meters, the fact that it is theirs. Anong ginagawa ng presidente nyo sa pamunuan niya? Kinuha. Kasi bibigyan daw sila ng mas malaki. Pero asan sila ilagay? Doon sa malayo. Oh, doon sa malayo. Bakit? Kasi meron na palang meron na palang ang tawag niyan, naka-project dito doon na plano. Maganda yan. Masaya ka niyan. Eh, hindi yan ang point. Ang point is, kahit maliit na lupa yun, dahil sa kanunuan nila yun, they deserve it. You know? Ayun. Okay. Hi, my lazy. My lazy na naman. Sorry ha, my LaShell pala, my LaShell. Hi, my LaShell. Sabi ni my LaShell, Jerome, inciting to sedition yung hindi insisting bago ka mayabang, check mo kay BFF Google spelling mo ha, bangag ka din. Ayun. Ayun, ito din si ano. Paano mo masabi yung ano mo? Ang ganda naman ng last, ang paganda naman pangalan mo. Swerzenbach. Ganyan ba how to say it? Swerzenbach. 2 years na si Bangag, wala pa rin nagagawa para sa mga mahihirap. Ayun, paano mo yan i-answer? Wala po sa mahihirap po. Ay, meron. AX, which is 1,000 instead of 4,000. Ah, yung ano pala? Yung ano pa yun? Meron pa isa, di ba? Dalawa yan eh. AX at saka Tupad. Ah, hindi pala Tupad. Ano yan? Basta, bigay sana sa gobyerno, pero kaltasan. Paano mo yan may ano? Mga tao talaga doon. Grabe. Ayun. Sabi ni Wagas Forever, agree ako sa sinabi mo, madam, may mga taong ibang mag-iisip. Yan, iba. Ibig sabihin, iba kasi bangag. Hindi naman bangag. Pero ano lang, hindi tayo pareho mag-isip ha. Kahit pa hindi ka nakabangag, kahit pa hindi ka nagpulburon, kahit pa hindi talaga tayo pareho. Hindi tayo ginagawa na pareho. Meron talagang tao na bubo. Meron talagang tao na pinanganak na mahina ang utak. Meron ding tao talaga na special. Na dalawang klase sa special. Special na high gifted or special na pareho sa anak ko na wala, very low ang understanding. Pero may mga tao na normal sana, pero ang pag-iisip nila ay gusto lang nila doon sila kung saan sila may opportunity. Yan ang tinatawag nating opportunista. Yan ha. Oy, may kasabihan niya. Sabi ni ano, narinig ko to sa isang vlogger. Behind, ano yan tawag doon? Maganda yun ha. Yan ang isipin nyo ha. Kasi hindi lahat ng mayayaman ay yumaman dahil naghirap sila. Hindi po. Huwag kayong maniwala dyan. Meron daw behind great fortune is a crime. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, behind great fortune is a crime. So mayroong iba dyan na nayumaman dahil gumawa ng kabalastugan. Isa yan si Mel Leonario. Ayan, kayo ba naman ay manalo palagi sa loto? Di ba? Laban lang sis. Thank you sis, Sassy. Love you sis. Oy sis, ang dami ko ditong mga trolls sis. Sis, may tanong. Magkano daw ang
magkano daw ang natanggap nyo nung eleksyon? Huwag mo na sagutin, sis, kasi secret. Di ba secret? Sabi pa nila, charot eh. Di ba? Anyway. Okay. Issue, ayun. Ito si ano? Issue yan, lupa para sa ETA sa Boracay. Binigay ni Duterte, binawi ni bangag mong Pangulo. Correct! Ang sakit ng dibdib ko kasi hindi naman pala kalakihan na lupa. Hindi pala 100 square meter. Hindi po. Ang lupa po na binigay nila, kahit munti, pero dahil sa kanununuan nila yon at saka malapit sa dagat, alam mo yon, yung bang agricultural land, anong sabi niyon? Kinukuha kasi daw, hindi daw residential, whatever. 35, 40 square meters. And then, kinuha kasi i-transfer daw sila sa malaking lupa, pero malayo sa kabihasnan. Alam mo yung ganon? Pwede pala yun. Napakasakim. Yan ang tinatawag nating sakim. Yun. Sabi ni Stranger again. Talaga naman, pag sobrang yaman, kaduda yan. Kung tama lang gawa mo sa buhay, tama lang ang yaman. Eh, pag sobra, may kasama yang pandurugas. Ikaw ba naman? Yumaman ka bigla? Paano? Siguro ako, yayaman ako. Bakit hindi ako yayaman? Dalawa ang trabaho, tatlo pala. Ang dami kong trabaho dito. Magtinda ng donut, magguro pa, o magtutor pa, mag-agent pa. Apat pala. kayo dyan. Isang trabaho, pero masaya naman. Kasi kontento naman kayo sa buhay. Basta may trabaho lang ang Pilipino. Walang problema. Ang problema, may trabaho, and then, nawalan ka ng trabaho, bibigyan ka ng AX, and then sabihin sa iyo na ano ka, na ang tao ito, tamad ka. Hindi po, hindi ako papayag niyan. May mga panahon kasi na darating sa buhay natin ang mawalan ka ng trabaho. You know, kung sa inyo pa tinawag niyong malas, sa akin hindi malas yan. Sa akin is part of life. Ngayon, sagana ka, may panahon din na hindi ka sagana. So, at least man lang sa panahon na hindi ka sagana, halimbawa, nagtanim ka ng palay, nagtanim ka ng mga gulay, El Nino, hindi mo kasalanan yun. Kaya kailangan natin ng gobyerno. Kailangan po natin ng tulong ng gobyerno. Ikaw ba na may tulungan ka ng gobyerno? Ang budget sa iyo sana is 10,000, I mean 4,000. And then, ay ibigay lang sa iyo 1,000. Ikaw, hindi ba masakit ang dibdib mo? Kaya sabihin mo sa amo nyo na kailangan na niyang bumaba. 2 months. 2 months. 2 months lang. Ano lang tayo? Chill 2 months. Tita, 2 kilalang developers. Yan, developers. Yan ba yung sa ano? ETAS, correct. 2 kilalang developers ang naghahangad sa lupa ng ETAS. Ganid mga BFF ng bangag, sana i-mass report natin mga trolls para alisin sila dito sa YouTube nauna. Nauna. Gusto ko yan. Kaya nga, i-mass report natin mga trolls. Correct. Kawawa kayo trolls. Pag halimbawa, hindi kayo mabayaran kasi hindi kayo nakakuta, saan kayo pupulutin? Kaya I think kayo ang dapat maghanap ng magandang trabaho po. Kasi wag lang kayong umaasa sa presidente nyo. Wala po kayong maasahan dyan. Yung mga drugs na nakuha daw di umano nila, ay naku, kayo lang ginagago dun. Kung naniwala po kayo dun, isa po talaga kayo sa mga bobo. may ayuda daw. May ayuda na yan para paraan yan ng pandurugas. Kahit tanungin pa ang DSW, may partnership yan. Yep. Sabi ko nga, sir, nakakainis kasi ang budget ng Pilipino ganito. And then, kukunin lang pala sa mga, alam mo, yung mga local din natin na mga politiko. Natuto na din. Pero, iba lang talaga, walang nag-approve ng permit sa rally. Walang maisog. Maisog means brave. Diba? Ayan.
Sabi ni ano ha? Sabi ni Ma'am Sarah ha? Manggagamit. Yun. Oh, kayo dyan, Jerome. Okay lang ba kayo na gamitin pa kayo ng presidente natin or ng ano, ano natin, ang tawag niyan, pang-gobyerno natin? Nasa sa inyo lang kung magpagamit kayo. Ganito lang kasi, dalawa lang klaseng tao. Gamitin ka or ikaw ang gagamit. Ano yan? Magpagamit ka or ikaw ang gamitin. Tama ba? Oh, yan. Oh, ikaw ba user or ikaw ang mag-use? Tama ba? Tama ba ako? Basta ako, as much as possible, wag po tayo gamit ng tao para sa ating kaunlaran. You know, umunlad ka sa sarili mong sikap. Huwag ka pong gumamit ng tao para ka yayaman. Gagamit ka ng tao para kayong lahat ay yayaman. Hindi yung ikaw lang mag-isa ang yayaman. Hindi din maganda yan. Ikaw lang ang may pagkain. The rest, wala. Ikaw nga, kain ka nga. Masagana ang pagkain mo. And then, nakaharap sa'yo ang lahat ng taong walang makain, gutom. Hindi din masaya yan. Anong masaya sa Pasko natin? Kasi, nagsalo-salo po tayo. Yan po ang Pilipino. Kung ikaw naman ay hindi na Pilipino, masaya ka na kasi ikaw kumakain. Ang iba, hindi. Ayan, hindi ka na Pilipino. Ano ka na? Dayuhang Banyaga. Uy, sige eh. Bye-bye na eh. Oh. Si Ma'am Carter. Crafter pala. Tama po yan, madam. Kasi pag naalis na amo nila sa pwesto, itatapon lang din yan sila sa basurahan. Itatapon talaga yan. O saan sila pulutin? Dapat magtanim-tanim na din kayo dyan. Kasi kung hindi kayo magtanim-tanim, sayang kayo. Buti pa si ano. Buti pa si farmer. Mayroon na siyang fish pond. 30 years ako pa uwi-uwi ng Pinas. Uy, maganda yan. Sores and back. Dugyot pa rin pamumuhay ng mga mahihirap. Budol itong si Bangag kakaasar. Uy, in fairness, ma'am, umuwi ako 2017. Si Tatay Digong. Ang, in fairness, ma'am, ha, maganda ang Pamalaka dun, ma'am. Ang sa, nung pumunta ako sa airport, walang nanghingi. Alam mo yung, kasi usually pag umuwi ako ng Pinas, ang daming nakaaligid na. Ma'am, cart, ma'am, ganito, ang dami. Pero nung si Dati Digong, wala, nandyan lang sila. They are waiting for you to call them. Hindi sila magsunod-sunuran sa iyo, you know? Mga, oh, sabi ni ano, Wagas, wag manglamang ng kapwa para ikaw yumaman. Mas masarap ipagmamalaki yung yumaman ka dahil sa pagsisikap mo. Yun. E paano kung yumaman ka dahil katutrolls mo? Ang laki ng bayad sa iyo ni ano, ng bangag na presidente natin. Ay, nawa. Oy, totoo ka, sir. Pera-pera lang din yan sila, sir. Totoo ka. Mga pera-pera lang yun yan. Titingnan nga natin, sabi nga ni Coach Ole, titingnan daw natin kung sino mag-approve sa rally ng ano, rally nila. Anyway, ano nang oras sa inyo? Kami dito ay alas 6 na ng 40 ng gabi. So ako'y patulog na kasi nga magtinda pa ako ng donut. Kayo po dyan, I take care po kayo. And then, paki-like naman, paki-share. And then, paki-subscribe. Uy, mga trolls, love ko kayo ha. Love God tayo. And then, love your neighbors. Kahit mga trolls yan, love them. Kasi, pag-gira, tayo po lahat ay pangbato sa kanyon. Huy, and then, ang presidente nyo, nauna na sa Amerika. Sino ang magdepensa sa Pilipinas? Mga Pilipino. Pilipino. And then, ang ating mga politiko, wala, umalis na. Tayo, sila ay may mga bomb shelter. Tayo, may mga kuweba. Ang kuweba ay guguho. Ang bomb shelter nila ay ayun, di ba? Napakaganda. Eh kung wala kang bomb shelter, goodbye. Nung panahon ng pandemic, masunuri mga opisyal, may respeto at disiplina, hindi ka matakot sa kalsada. Ngayon, mga traidor. Oh, mga tirador ng park lang ayos magbenta ng drugs and bugas, wala. Siguro sa Pasig di admin civico. Siguro sa Pasig may Lachelle. Oh, ang sabi niya, "Madam, ano?
I'm talking about ngayon, about Duterte, may ba, nagbago talaga kahit kaunti, pero itong bangag, piste. Piste, walang silbi. Piste talaga, as in. Grabe talaga. Oh, ano pa, sino pa dito? Ito talaga, oh. Mga talawan, mga mayor, okay? Huwag mangla, uy. Oh, ako na ha, tulog na tayo. Kayo dyan, magandang umaga sa inyo dyan lahat. Oh, sika tayo mamaya. Pagising ko. Hindi, next time na naman ulit kasi ano, magano muna ako, matulog na kasi maaga ako bukas. Maraming salamat po sa inyo. Uy, maraming salamat ha, Jerome, sa pagbigay mo ng opinion mo. Pero sana po, one of these days, makita mo ang anong pinagsasabi namin dito. Sana makita mo ang katotohanan na talagang marami na pong kawawa tayo dito sa Pilipinas. Oy, maraming salamat po dyan ha. O, anong sabi nga, si last week, si Mambe, hindi ko nakita ito. Tawag mo na kapi, pag alis na amo nila sa pwesto. Ah, yan, tapos na yan. Uy, salamat ha! Thank you! God, love God, and then love your neighbors, and then love your country. Uy, Amboy Wally! Ay, ma'am, paano yan? Sir, paano yan? Umalis na kami. Thank you so much for being a good employee. Thank you po! Thank you, Amboy! Bye-bye! Babush!